Okay, so these facilities of UCOR having a combined facility where cultural, ang pinag-usapan dito, yung cultural and sports activities conducted on the regular basis. So, saan daw ginagawa yan? Yung mga ano, yung mga sports, saan daw banda yan sa loob ng UCOR? Ginagawa po yan sa recreation multi-purpose pool. Tandaan yan, ha? So, diyan ginagawa yan. Okay? So, pag therapeutic community center in UCOR, ang umahawak niyan, Directorate for Behavior Modification. Kung ang tanong naman sa inyo, ano daw ang ano, ano yung directorate na umahawak sa therapeutic or TCMP? Yan, TCMP, Therapeutic Community, Therapeutic Community Modality Program. Program in BJMP. Ang umahawak na dyan ay yung tinatawag natin Directorate for Welfare and Development Program. Okay? So ano pa yung mga hawak na itong ano? Ng Directorate for Welfare and Development Program. Okay? Ano pa yung hawak niya? Ang hawak niya, guys, ay yung tinatawag natin na ano? Yung dagdag pa natin, yung mga hawak niya. Yan. Also including ang hawak niya. Lagay natin. Also including the online selling of PDL. Online selling ng PDL. Hawak din ang tinatawag nating Directorate for Welfare and Development. Okay? So, take note, ha? Next. This unit examine the completeness and authenticity of the so-called requirement for commitment before refers to the inmate for physical examination by health unit. Ang sagot natin dyan, that is a record unit. Kulayan natin para mas maganda, no? Para matatandaan nyo. Ayan. So, ano daw yung may hawak nyan? Ang gumagawa nyan, record unit. Especially, sinong nasa record unit? Yung para legal officer. Okay? So, si para legal officer. Pero kung tanong sa inyo, ganito. The one who check the completeness of document before acceptance of convicted criminal in BJMP. Sino ang nag-check niyan? Sige nga. Sino ang nag-check? Yan, very good. Trabaho yan ng gater. Okay, very good ah. So, ang purpose ni gater, check completeness of document. Yan, check completeness of the document. So, trabaho ng gater yan. Okay? So, take note yan, ha? So, next. Ito naman. This team has duty and responsibility. Ang keyword natin, escorting high-ranking and key position officer. Ano pa? And other dignitaries of the states. Ang sagot natin, special tactics and response team. Okay? Natandaan niya na. Yung star team na yan. Kung ang tanong naman sa inyo ay ito, yan, who will responsible in taking measure to abate the tension? Yan, responsible in taking measure to abate tension
ang pinag-usapan until the intervention crisis. And until the intervention crisis authorities. Eh, pag ang tanong sa inyo, ganito. Who is the intervention of crisis response authority? Ano sagot natin dyan? Pag ganyan. Sige nga. Ano sagot natin? Pag ganyan ang tanong sa inyo. The answer is the quick and quick response team. Okay? The QRT. The quick response team. So, tandaan yan, ha? Okay? So, next. Lagyan pa natin ang tanong, ha? Number 9. Kaya, lagay natin yung number 9. A person who is responsible for the issuance of the firearm during a riot and inventory of firearms. Sino may trabaho na yan? Sino may trabaho nito? Sino may trabaho? Ang sagot natin dyan ay quick response team armorer. Yan, tatandaan niyo, quick response team armorer. Ang trabaho niya, mag-issue ng firearms at after niya mag-issue, pag natapos ang riot, kailangan niyang inventory ang firearms. Okay, so huwag kakalimutan yan. Lalong-lalo na ang mga chupapi dyan. Okay, balita ko mga isa kanina, ang kukulit nyo daw, ah. Akala ko totoo, eh, mababait naman kayo, no? Eh, no? Gagalang pa nga, oh. Oh? Yung magagalang naman kayo, akala ko makukulit kayo, eh. Mababait nyo naman pala, eh. Diba? Kasi pag may makulit dito, kick ko, eh, no? Okay. So, next. Miss Julia Barurot, dentist. Okay, si Julia Barurot, dentist pala yan. Anong klaseng correction officer siya nabibilang? Okay? Kapag dentista ka, reformation officer ka. Kasi dalawa lang naman yun, ano eh, di ba? Yung what are the two types of corrections officer in Bucor. O, pag ganyan, ano lang yung dalawa na yun? Dalawa lang naman yun, di ba? Nandiyan yung tinatawag na ano, ng custodial officer and reformation officer. So, dalawa lang naman klase yan, di ba? So, custodial and reformation officer. Ayun yung dalawang types ng ano, ng correction officer sa loob ng ano, Bucor. Okay? So, pag ang tanong sa inyo ganito, 12. Chupapi is a criminologist. What type of officer? What type of officer he will belong? Saan siya? Ayun, very good.
custodial officer. So custodial officer siya. Ay, nawala ah. Yun. Asan na 'yon? Yan, custodial officer. So next. Ito naman. The first formal law dealing with the concept of lex talionis. Basic yan, lex talionis. An eye for an eye and a tooth for a tooth. O, basic na basic yan. Ang sagot yan ay Code of Hammurabi. Sa Code of Hammurabi, dalawa lang ang punishment. Nandyan ang death or mutilation. Mutilation. So, dalawa lang siya dyan, ha? Death or mutilation siya. Okay? So, next. Ito. Study of criminals. Pinag-aaralan ang criminals kesa sa crime. At ano pa? Non-punitive reaction. O, non-punitive. So, ang sagot natin yan, positive school. Kasi ang classical, ano ang meron sa classical? Sige nga. Ano meron sa classical? Ang classical, ay classical, para saan ang classical, guys? For the retribution. Retribution, di ba? Because retribution and ano, free will. Okay? Other term ng free will. Other term ng free will. That is, free will means volition. Yan, free will means volition. Okay? So, meron din with regards sa classical, baka mamaya, other term ng classical, ang pwedeng other term ng classical dyan ay juristic. Yan. Juristic theory. Yan. Juristic theory. Ang pwedeng other term ng ano? Ng classical, no? Yan. Juristic theory. Other term ng ano? Positive. Other term ng positive. Yan naman yung ano? Yung... Hindi, yung other term na ano, ng positive. May other term yan eh. Realistic. Yan. Ayan yung realistic theory. Yan. Tapos ang ano nito, ang target nito ano? Anong parusa, ano yung ginagawa niyang outcome? The outcome will be reformation. Reformation. Gagamutin yung tao. Okay? So next. The school stress out the children and lunatics should not be regarded as criminal. So ang keyword natin dito, children, ay dapat daw hindi siya criminal. Ano ang sagot natin dito kung hindi siya criminal? Ang sagot natin dyan, neoclassical. Kung bibigyan kayo ng tanong, ilagay natin, ha? A child and a child in the middle of war and recruits from war and terrorism. Anong tawag natin daw doon? Yung zone of peace, ayan yung condition. O iba, pag child at risk, may posibilidad makagawa ng krimen, di ba? May tawag dahil dyan. Ang tawag po natin dyan ay ano? Child of armed in conflict. Yan. Okay, child in arm of conflict. So, take note yan. Take note.
Yan ha. So, wait lang, saglit lang.